Guys, welcome back muli sa ating channel. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakakagawa ng video dahil maraming service sa ibang lugar. Ito, gagawa tayo ng video dito sa Tukoy Monitor. Hindi basta monitor. Monitor ito ng ultrasound. Nire-request ng technician. Technician din kasi ang nagpadala nito na gawan ko raw ng video kasi tinry niyang gawin, hindi niya raw nagawa. Kaya sabi niya, kung po pwede gawan ko ng video para makita niya raw, isira ka talaga. Ito, bubuksan natin to ah. Hindi pa yan nakasealed. Siyempre, kung para on the spot gagawin natin. Tingnan natin yung sinasabi niya na hindi. Hindi ko sana gagawa ng video kaya lang nagre-request eh. Pero kahit ganito naman to na monitor lang. Sabihin, monitor lang naman yan, binablog pa. Hindi naman sa ganun. Kahit ganito to, may mapupulot kayong kaunting technique. Saan natin? Ano ba yun? Ito ang kanya, tingnan mo. Philips. Hindi siya basta monitor ha. Monitor ng ultrasound. Sabi ko nga sa kanya, pwede hindi na lang bumili ng LED o LCD. Magagandang ano, hindi raw po pwede kasi ito yung pinakamatch sa kanyang aparato. Kasi pag saksak ng aparato, pag on ng power supply ng aparato, automatic siya kasama doon kasi wala siyang on. Ang meron na sa kanya brightness. Yan. Saka, ano ba ba? Wala na, brightness lang. Oh. Kaya wala siyang on. Kaya pag on ng aparato, saka na siya mag-on. Kaya hindi siya pwedeng palitan ng ibang LED. I-video natin ito kung ano yung problema. Panoorin yung maigi. Kasi power supply ang problema pagka ganun ko lang pasok. Ating Sir Leo na naman, naalala ko na naman si Sir Leo. Ito very pa useful. Oh. Bigay ni Sir Leo. Look. Last December pa. Shout out kay Sir Leo Leo. Pag nagtatrabaho nga ako, lagi ko naaalala si Sir Leo eh. Ano na kaya ang lagay ni Sir Leo? Anong tawag? Nasa mabuti siyang kalagayan palagi. Di ba siya tumatawag? Hindi. Maka busy. Maka busy. Yung kanyang laman. Pakita mo. Lumang-lumang selo. May pindutan siya pero nakatago. Hindi mo mapipindot. Diba? Brightness lang. Oh. Oh. Wala siyang butas. Yung mga ano no. Kasi ang design nito, nakaano siya sa aparato ng isang mga buntis. Ultrasound ba? Ultrasound. Saka sa ano, sa puso rin yun eh. Nag, 2D ano, echo? Ha? 2D echo? Hindi, yung heartbeat ng puso. Kasama rin doon sa aparato na yun. Siyempre eh, testing muna natin kung may power nga ba. Sabi niya kasi walang power. Thank you.
wala, wala kang power. Diba? At yan, lalabas yung no display. Ang mga monitor na ganito, matitibay. Kasi dati pang gawa ito. Nakasilt pa oh. Nakasilt na nakasilt pa rin dito. Galing naman yan. Bunten ba yan? Autoball. Hindi naman yung color, di ba? Hindi yan color, di ba? Black and white lang siya. Color yan. Oh? Mm-hmm. Tingnan nyo. Lapitan mo. Tingnan nyo yung pagkakadesign, no? Talagang original na original. Anong made ba to? Made in China. Pero original yung pagkakagawa, no? Tingnan mo naman yung dito yan. Pinaghihinang ninyo. Oo, oh, made in China kasi Chinese nakasulat eh. Diba? Pero matibay siya eh. Ilang taon na raw ito eh. Kailan lang nasira. Ayan. Tinry niya raw maghinang-hinang. Sabi ko, hindi naman naglulus yung ganyan kasi double-sided yan eh. Oh. Ngayon, tetest muna natin. Ano unang itetest natin dito? Siyempre, walang power. Sa mga baguhan. Pag walang power, pupunta ka muna sa may umpisang-umpisa. Alin yung umpisang-umpisa? Siyempre, sasaksakan. Diba? Tatawid dito sa may dalawang fuse. Ayan. Dahil fuse yan, yung dalawa na yan eh. Check mo kung buo ba yung fuse niya, kung di ba nag-blown. Buo, diba? Ayan, no? Dalawang piece. Nakasulat naman, buo. Dito ka naman pumunta sa may secondary. Tignan mo kung may short yung kanyang kapasitor. Wala, di ba? Pag ni-reverse mo, mabalik siya. Ibig sabihin, wala siyang short. Kasi pag nanatili yan dun, ibig sabihin, big. Okay. Dalawa na yung na-check natin. Yung primary dito sa AC niya, walang putok. Yung secondary sa may power supply niya, walang short. Ngayon, titignan natin, mag-a-analyze tayo ng mga voltahe, kung ano yung mga pumasok na voltahe. Gamit tayo ng digital tester ni Sir Leo. Bago. Binigyan niya rin si Master mo, Jaju, nito eh. Sabay kaming binigyan niya. Parehong plug. Ang gandang gamitin. Wala pala tayong cord, no? Hindi pwede dun, eh. Saksak natin. Tingnan natin kung may voltahe ba lumalabas sa kanyang secondary. Puntahan muna natin yung kanyang filter kung may pumasok na voltahe. Meron, no? Nababasa mo ba? 32 321 volts DC. Sabihin, nakapasok yung kuryente ng AC niya. Yan, tingnan natin kung may lumabas dito sa may DC-DC. Wala, di ba? Zero voltage siya. Oh. Saan ka magko-concentrate? Para sa mga baguhan lang to, hindi ito sa mga technician na magagaling na at matatagal ng technician. Ito, tinuturo natin to sa baguhan lang. Ngayon,
may pumasok na voltaire rito, siyempre, titignan mo. May pumasok na voltaire, di ba? Titignan mo ngayon yung kanyang IC, yung kanyang pinaka-regulator, kung meron din bang pumasok. Meron, di ba? Tignan mo yung kanyang source at drain kung meron. Meron din, di ba? Ngayon, titignan mo yung kanyang boltahe. Kung may pumasok ba sa kanyang soft start na tinatawag. Yung supply niya para magkaroon ng oscillation to para mag-activate. Yung chopper niya mag-activate at magkaroon ng secondary voltage. Madali lang naman makikita yan eh. Kahit hindi mo siya itignan sa diagram, schematic diagram, makikita mo yan. Ito yung diode na iba yung ground yan, ground. May coil na pumasok dyan. Pagdating ng dyan ng coil na yan, merong magkakaroon ng supply yan na AC. Papasok ngayon dito sa diode. Pag pumasok sa diode, may lalabas na DC. Tandaan nyo, di ba? Yung diode, nagko-convert yan ng DC. AC to DC. Alamin natin kung may supply ba yung kanyang IC para sa kanyang oscillation. Tandaan nyo, pag mag-ground kayo, ha, dito kayo sa may hot ground. Ito, hot ground to. Yung capacitor na pulse filter, yan, pulse filter. Yung negative yan, ito. Ito. Yan ang tinatawag na hot ground. But hot ground. Kasi, hot, mainit, di ba? Makukuryente ka talaga eh. Hindi ka gaya sa may secondary, yung ground niya, cold. Hindi ka makukuryente kahit may voltage. Kasi mababa lang, 12 volts lang. 24. Yan, etc. Hindi gaya sa may hot ground. Ayan. Titingnan natin yung voltahe ng kanyang IC sa oscillation. Kung mapapansin mo, ano ang basa? 10.76, di ba? Sa kalakaran, kapos yan. Ba't kapos? Magbabase kasi sa may voltahe ng kapasitor. Pumunta siya dito sa may DC, tumawid ng resistor, ayan o. Diode D102 tumawid sa may R104. Yung R kasi symbol ng resistor yan. Sinasabayan ka ng tuta. Pagdating ng resistor, tumawid dito, di ba? Di ba? May 10 dyan. Di ba? Tatawid ngayon sa resistor yan. Yan. Nakadamper kanya yung kanyang sinner diode at saka yung kapasitor. Yan. Mapapansin nyo naman, di ba? Ayan, 10 volts, di ba? Ngayon, pwedeng buo yan, pwedeng sira itong IC. Ngayon, pwedeng buo naman yung IC, pwedeng sira yung kapasitor. Ayan, di ba? Kasi, iilan lang naman ang component niya eh. Ang pinaka major part problem pagka wala talagang oscillation, sira talaga yung kanyang IC. Pero doon muna tayo sa minor kasi yung supply niya 10 volts lang eh. Diba? Ayan no, 10 volts oh. Ngayon, susukatin natin yung kanyang resist o capacitance. Kung anong klase yung capacitance niya. Kung ano yung parad na ginamit na capacitor na ito. Natin. Discharge muna natin ito. Kasi mahirap na eh. Paano ba nagdi-discharge dito? YouTube. Bago kasi kaya na nga pa akong gamitin eh. Hindi pa masyadong alam. YouTube. Pag-aaralan ko pa. Alam ko na di-discharge ito eh kasi
si Brad Anton nagdi-discharge ng ganito eh. Hindi ko lang alam kung ano yung pinipindot niya. Tawagan mo. Tingnan natin kung may boltahe pa. Wala nang boltahe, di ba? Saka ngayon natin tatanggal yung kapasitor. Paano? Discharge? Meron kasi siyang yung resistor na nakaparallel eh. San. Ayan. Para ma-discharge yung kapasitor. Tingnan natin kung... mahirap tanggalin kasi naka-double yung ano eh, hinang. Nababasa ba? Yan ay 22 microfarad, 50 volts. Kung papansinin mo, kung magbabase ka sa voltage, 50 volts siya yung kanyang maximum. Pero bakit 10 volts lang yung nababa, nare-reading sa kanya? Tingnan natin kung okay pa itong kapasitor. Ika-capacitance check natin siya. Ngayon tayo na isang tester pa na digital. Tayo sa capacitance. Zero? Teka, nagbabasa pa yan. 19, 18, 19, 18, 19, 18, 19, 19, 18, 19, 18. Diba? Mo nag-20. Ah, nag-20 ba? Sandali lang. 17, 11. Pero kung titignan mo yung kanyang capacitance, 22, di ba? Ni hindi man siya umabot ng 22 readings ng microfarad. Ibig sabihin, yung capacitance niya bumaba. Kaya yung charging ng kanyang voltahe hindi siya nag-charge ng maayos kaya mababa yung kanyang voltahe. Sa mga nag-aaral ah, ito tip lang naman ito eh. Konting tip sa mga baguhan. Hindi ito pang mga master ha. Pang beginners po itong problema ito. Pero sa ganitong pag-aaral ng... Kasi SMPS ito eh. Ano yun? Single mode power supply switching. Alam ko yun ang meaning nun eh. Lagi yung tatandaan, meron palaging supply yung kanyang regulator. Yun yung kanyang oscillation. Halos lahat ng power supply na SMPS ganun. Bago kayo magpalit ng IC o ng regulator, para hindi kayo masayangan sa gastos, check nyo muna yung supply ng oscillation niya o ng soft start. At tandaan nyo, ang supply kadalasan nito, 12 to 16 volts. Hindi man siya nakaabot ng 12, di ba? Nasa 10 volts lang siya kung mapapansin nyo yung reading kanina. Ngayon, papalitan natin itong capacitor na ito. Ito'y 22 microfarad, 50 volts. Pwede mo siyang taasan, gawing 33 microfarad or 47. Doon tayo sa 47 kasi kadalasan naman ang kalagay dito sa mga ganito. 47 microfarad para mas mataas yung kanyang capacitance, mas mataas yung charging niya. Tanong, may kaso ba dun pag tinaasa natin? Wala naman. Hindi naman siya biasing. Charging lang naman siya. Ewan ko sa mga engineer ha? Kasi hindi naman tayo engineer. Ako, experience ko lang naman yung mga natutunan ko eh. So, meron tayong ito. Gamit na pala ito. Yung bago. Ito yung capacitor na
47 microfarad, 50 volts. Nakita ba? Mm-hmm. Ah, sige. Detestingin natin yung kanyang capacitance, ha? 50? 50 volts. 50 volts din kasi yan, eh. Eh, ba't yung ano, 22? 22 microfarad yun. Eh, ba't yan 47? Wala tayong 22, eh. Pwede ba yun? Pwede yun. Ah, yun kaya pala sabi mo. Ayan. Hmm. 44, di ba? Pwede na yan. Kasi bagamat 47 siya, eh 22 lang naman yun. Okay na yan. Tingnan ngayon natin. Hindi naman puputok yan. Hindi puputok yan. Malibang baligtad ang kabit mo, puputok. Ayos. Kailangan hindi baligtad. Yan. Makikita mo naman eh. Oh. Pag yung may maraming guhit na yun, na puti, ibig sabihin yun yung negative. Kaya sa negative ka. Yan yung negative. Yan. Ito ang negative, may puti. Yan. Oh, tip yun ah. Alam nila yan. Pero yung mga beginner, hindi pa nila alam yan. Pero kahit yung mga hindi beginner, nagkakabaligtad yan ng kabit eh. Misa nagmamadali, nababaligtad yung ano, sabay putok. Maya-maya, pok, puputok, uusok, magugulat ngayon yung technician. Ha? Ito. Hinahangin natin. Tingnan natin kung magiging successful ba. Ganun ulit ang procedure. Titignan natin yung supply niya kung nagbago ba o hindi. Kung hindi siya nagbago, sabihin, pag hindi nagbago, Randy Santiago. Diba? Pag hindi nagbago, malamang ang suspect mo yung IC. Sira na talaga yung IC kasi wala ka naman short sa may secondary. Diba? Titignan natin dito kung nagbago ba. Yung ground niya, yung hot ground. Tingnan natin yung supply kung tumaas ba o nanatiling 10 volts. Bakit wala? Nakasasak ba? Wala siyang bulta kaya. Wala akong masupat. Tama ba yung sino? Desperate? Tama naman. Tingnan natin kung may boltahe dito. Ba't wala akong boltahe? Tingnan natin yung AC kung meron pumasok. Wala. Ayan. Ang buntahe. Ano ba naman yung kasaka na yan? Masira ito. Meron. Oh, sira yung linya. Ayos, may iba pa siyang sira. Sira. Papalitan natin yung kanyang. Sira pa yung ating cordon. Ng... Post ko ba? Post mo.
Pinalitan natin yung cordon. Nasira yung kanyang cordon eh. Yung isang cordon. Isa na yun. Yung ba yun? Ito, ito, ito. Pinalitan natin yung kanyang cordon. Nasira yung kanyang cordon eh. Matapo na yan. Sasaksak ulit natin. Natin kung may AC pumasok. Meron na, 236 volts AC. Tayo sa DC. Tingnan natin kung tumaas uli itong supply sa kanyang soft start. Napansin nyo ba? 14. 14 volts, di ba? Volts. 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 14 volts. Lang ka. Hindi na siya 10 volts. Tignan natin dito sa may kung tumawid ang resistor. 14 volts. Tignan natin kung may video. Ayun, ang video. Ano nakalagay? No signal. No signal. Yan. Ganyan lang kadali mag-analyze ng power supply na mga ganito. Tatandaan nyo, yung mga ganitong power supply, regulator na sila, meron pa silang supply na kailangan para mag-oscillate sila. Bago mo siya palitan yung IC, kung wala ka mang makuha ang IC, meron ng tinatawag na four wires. Ito, kung sila IC nito, nakahanda yung four wires natin. Napakadali ng gumawa ng mga power supply. Hindi ka na mga nga pa, may diagram. Ayan. Tinuturo niya na ang, ito, hinang mo dito, hinang mo dun. Etcetera, etcetera. Hindi gaya nung araw na walang mga diagram-diagram. Para ka lang makakuha ng diagram, bibili ka pa sa Oriental ng diagram. Tapos, Oriental ba o Orient? Tapos, ang mahal. Eh ngayon, madali na lang. Kasi, type mo lang kay Google, lalabas na yung kailangan mong impormasyon eh. Kaya, yung mga diagram nila ngayon, hindi na nabibenta. Kasi, libre na. Libre na ngayon, nasa internet na eh. Yeah. Ito yung tip. Tip na pang beginners. Beginners, tama. Hanggang dyan, sana may natutunan magigig sa video na ito na kahit monitor lang yan, eh, makakapulot kayo ng mga technique. At bago tayo magtapos, shoutout sa mga nagpapa-shoutout. At higit sa lahat kay Sir Joel Mendoza na tumulong sa atin sa Bacolor, Pampanga nung masiraan tayo. Mula gabi, hinatak niya yung sasakyan namin hanggang sa mula San Fernando yun hanggang Bacolor eh. Tapos sinaludar niya kami, pinatulog niya kami sa kanila. Siyempre, pinakain na rin lahat-lahat, etc. Hanggang sa pagising, inuman niya kami sa mga motor shop. Tatlong motor shop pinunta namin, walang makuwang parts. Hanggang sa inuwi niya kami sa... Dito. Dito, sa Caloocan. Sakay ng kanyang sasakyan. Salamat po sa inyo, Sir Joel Mendoza, sa inyong kabutihang loob na way. Ayaw niyang tumanggap ng ano eh, ng bayad. Binibigyan ko siya, inaabutan ko, ayaw niya. Pero pala talaga mga ganung tao na... Kasi masarap kasi sa kalooban na yung makatulong sa iyong kapwa na yung tulong mo, walang hinihinging kapalit. Nararamdaman ko rin kasi yun. Kaya ang tanging masasabi ko na lang sa kanya ay the way ingatan siya ng Panginoon at ang kanyang buong sambayan sa kanyang ginagawang mga kabutihan. Salamat po muli, Sir Joel Mendoza, sa iyong kabutihan doon. Hanggang dito po. Muli, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masabi.